Champion ang ating unang contender mula sa Metro Manila na si Gian Grandusa. Grandusa. Parang kasama sa Ventosa. Paano po pinopronounce talaga yung ano mo? Gian po. A Gian. Do paano? Ventosa. Grandusa po. Ay, hindi ba Ventosa? Aba. Gian. Pero Gian, taga saan ka sa Metro Manila? Taga Muntinlupa po. Oh. Loob-labas. Sa loob po. Paano kung sumagot na kalalabas lang? Oh. Sa loob nga daw siya. Ah, sa loob ka talaga? So ano kung pinayagan ka lang, rest day mo? Galing nito ah. Oh. Ano pinagkakaabalan sa buhay ni Gian? Ano po, sa banda po. Sa banda namin sa school. Sa loob din ang banda niyo? Apo. Sa labas sa school. Sa labas sa school. Apo, nag-aaral po. Anong grade? Grade 8 po. Grade second eight. Year high school. Oh. Bata pala. Ano to? Ano to, pinagkakakitaan mo yung pagbabanda niyo sa school? Or ano lang, gig? Ano lang? Parang... Pag, apo, gig lang po. Yung mga banding-banding lang, tapos lumalaban po sa iba't ibang schools. Pero hindi yun yung ginagamit as trabaho, yung parang pagkakakitaan? Hindi pa po. Bawal pa ba? Yeah. Kasi official band ng school naman eh. Apo. Talaga siya para sa trabaho. Pwede naman, wag nyo lang ipagpaalam. Hindi, masisilip sila. Or pwedeng graduate na daw po. Wala lang. Oo, pwede yun. Or pwede naman sa labas, ibahin nyo yung pangalan nyo, di ba? Apo. Pwede yun. Ano pong pangalan ng banda niyo sa school? Uncut band po. Uncut. Parang pelikula lang yan, Uncut. Yun yung mga gustong panoorin ni Nikong version, okay. Yung Uncut version. Uncut nung February 14 papanoorin po. O, sino ba ang ano? Ikaw lang ba ang vokalista o marami kayo? Hindi po. Sampu po kami. Sampu kayong vokalista? Opo. So, pa-choir na kayo ah. Yung sampu po kasi na yun, sa jingle po yun. Tapos may banda po kami, hindi pa po kami kasali sa vokalista. Tapos nung nanalo po kami sa jingle, saka po kami pinasok sa choir at saka sa band. Banda, wow. Pero yung banda nyo, ano yun? Lumalaban din kayo outside ng school? Hindi pa po. Yung jingle pa lang po. Yung jingle pa lang. Gumagawa po ng kanta, tapos saka ilalaban sa iba't ibang school. Jingle to para saan? Ano yung pinapromote nyo? Minsan po about drugs, about kalikasan din po. Yung mga theme, kumbaga. Opo. Ibig sabihin, kayo gumagawa ng sariling lyrics and music? Wow, yes po. Ang galing! Kami po yung band po yung gumagawa ng beat, tapos kami po yung gumagawa ng... So, may nasulat na kayong kanta? Meron po. Mga about sa drugs. Uy. Sa drugs? Kailangan ko yan. Uy, mag-e-election ngayon. Opo. Marami na nagpapagawa ng jingle sa inyo. Yes po. Ng mga politicians. Opo, nag-champion po kami na. Talaga? Yung school namin. Wow! Yes. Pag nag-jingle ka, kinikilig ka. Hindi, iba yun. Kasi yun. Iba naman yun, kaya Nico eh. Ay, ano ka? Pag nag-jingle yung mga kantang kilig, di ba? Gumagawa kayo ng jingle. Iba ka rin. Pero, last week ko na to eh. Sa mga ginagawa niyong jingle, nakakamagkano kayo? Magkano ba yung isang pagawa? Ano po, yung ano po namin, 10,000. 10,000? Yes, aba. Lahat na yun, buo na yun. Opo, sa school po namin yun, tapos sa amin. Kaso kahati pa yung school dun sa pinaka-talent fee na nakukuha nyo. May percentage ang school yes na nakukuha. Po. Tapos sa inyo meron. Opo. Galing naman, kumikita na sila, no? That's good, di ba? Totoo. Habang maaga pa, at least alam nila na, kapag pinaghihirapan mo, may kapalit din na, Opo. Diba? Tama ka dyan, Ate Don. Oo. Pero bukod doon, sa pagbabanda mo sa school, meron ka pa bang ibang hobbies outside school? Yes po. Nagbabasa po ng Wattpad. Wattpad? Yes. Anong current na binabasa mo ngayon? I love you since 1892. Anong story niyan? Ano po siya ngayon? Kunyari po ngayong taon, sobrang hindi po siya maayos mag-aral. Tapos parang sa sobrang yaman niya po, hindi niya na po naano yung ibang tao. So bumalik po siya sa year ng 1892 para malaman yung mga ginagawa ng ibang tao. Kasi hindi niya alam yung mga paghihirap nung tao nung kasi nga mayaman siya. Mukhang sobrang mahilig ka sa Wattpad. Ikaw ba nagsusulat ka din ng stories para sa Wattpad? Hindi po. Hindi. Pero gusto mo matay. Pero kailan ka nagsimulang maging fan ng Wattpad? Halos 3 years na din po. 3 years? Ano yung unang-unang story na nabasa mo na naging movie na? Diary of Pangit. Ay, oo! Na naging movie yan, di ba? Naging loose. J.D. Ang taray. Paano mo na-discover yung Wattpad? Dahil sa mama ko po. Habi din po kasi ni mama. So, kaya si po, mama... pag pumupunta kami sa wall, pag nakakita kami National Boxer, ma, tingin tayo baka may magagandang story. Samantalang yung mga mami dati, mga Hilda Olvidado ang binabasa. Ano yun? Yung mga pocketbook. Pero ngayon po, hindi nakakapagbasa kasi sa school, kailangan basahin yung, anong tawag dun po, yung...
Pinag-aaralan niyo ba? Apo, pinag-aaralan namin. Story din po siya, yung sinulat po ni Balagtas. Florante at Laura ba yan? Florante at Laura po. Siya pala sumulat. Hindi ko alam kung alam ninyo ah. Alam niyo ba? Para sa Twitter, may mga nagtatag sa atin, may mga gumagawa ng Wattpad story, pero tayo yung mga nandun. Yes, opo, meron ganun. Oh, may characters. Oh. Thank you. Opo, meron. Salamat doon sa mga nagtsatsaga. Salamat sa nagsulat ng Wattpad ko. Hindi ka daw kasali doon. Diary ng kuripot. Diary ng kuripot. Gagawan ka daw nila. Pero paano ka naman natutong kumanta? Ano po, wala po. Nakita lang ng teachers ko na may potential po ako sa pangkita. Tapos yun, pinapakanta niya po ako sa stage. Nung una, syempre po kinakabahan. Tapos umiiyak. Pero nung tumagal-tagal na po, mas gusto ko pang sumali ng sumali. Kailan yun? Yung first time mo? Ano po, grade 4. Bata pa nga. Apo, bata pa po. Paano mo naman na-overcome yun, yung takot mo sa stage? Ano po, sa sobrang nasanay na sa dami ng taong nanonood, parang mas pinili ko na lang na hindi kabahan kasi mas marami pang tao yung manonood sa akin sa susunod. First time mo ba na masalang sa TV? Apo, first time. Wala ka pang mga guesting? Wala po, wala. Kasi alam mo kahit gano'ng kakabata nag-start, kada bagong stage na inaapakan mo, bagong lugar, iba yung kabarang. Yes po. Pero, nagko-contest ka ba outside sa school o hanggang ngayon? Apo. Sa mga fiesta, nung last year po, nung October, nag-champion po ako sa barangay namin. Saan? Talaga? Sa Sitio Pagkakaisa po. Muntinlupa. Sukat Muntinlupa. Ano yung pinanlalaban mong mga kanta? California King Bed po. Uy, yes. Rihanna. Rihanna po, mga Adele, ganun. Wow. Sila ba yung mga musical si influences Adele Nabal. Mo? Opo. Si Adele Nabal, kailan mo? Rodel Nabal? Oh, pero ba't ngayon ko lang sumali ng tawag ng tanghali? Ano po kasi minsan po busy po sa school. So pag may audition po, hindi po nakakapunta minsan. Sa sobrang practice ng practice, naubusan ng voices, hindi na ko-control. Kaya minsan hindi natutuloy. Mm. Ganun po. So sa pagpe-prepare mo, nawawalan ka ng boses. Opo. Kaya hindi mo rin natutuloy yung audition ko. Katulad po kahapon, may ubusipon po ako tapos yung boses ko namamalat. Sin po, buti na lang po bumalik siya agad. Yes! Yes. Tama naman. Bago pa mamaos sa pagsasalita, tanungin na natin kung ano bang pinaglalaban mo dito sa tawag ng tanghali. Ano po, pinaglalaban ko po, syempre po yung Metro Manila. Kasi po, tsaka yung family ko po, gusto ko lang pong pakita sa kanila na kayang-kaya kong lumaban kahit kanino na mas kaya ko pong maging better kaysa sa iba pa. Yes, para sa ikakawala ng traffic ng Metro Manila. Salamat. Thank you po. Go ahead and call our second contender for today mula from Luzon, si Randy Havate. Let's go ahead, Sir Randy. Let's go. Where's your head? Oh, Sir Randy. Hello, Sir Randy. Hello po. Taga saan ka sa Luzon? From Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Central Luzon. Ano bang ginagawa mo doon? Ano bang pinagkakabalahan? Sa ngayon po, nandito po ako sa lungsod ng Muntinlupa. So, dyan po kami naka-stay ngayon po. Magkakilala ba kayo ni Gian? Hindi po. Taga Muntinlupa din daw siya. Saan ka ba sa Muntinlupa? Sa Bayanan po. Bayanan. Malapit po sa Star Mall Alabang. Oh, malapit ka na doon sa Alabang Viaduct. Apo. Oo. Nagtatrabaho ka ba dyan sa Muntinlupa, Kuya? Doon po sa Tahi Anong sister ko po. Jersey. Mga jersey po. Nagtatay ka ng jersey? Apo. Mabenta ba ang jersey ngayon? Mabenta naman po kasi magsa-summer na po. Malakas na po yung benta. Liga, maraming liga. Nagpapaliga po. Ano bang sport ang kailangan ng jersey, Kuya? Kahit ano naman pong sport, gumagawa naman po kami. Kahit po yung mga tuxedo, gumagawa rin po kami. Tuxedo? Tatahi talaga. Ano, may number din yung tuxedo? Wala po. Hindi ko sabi, may apelido, no? Pag ganyan po ba, puro bago yung tinatahi nyo? Opo, bago po. So, depende po kasi sa mga nagpapagawa kung anong design yung gusto nila. So pag bago, New Jersey? Tama, New Jersey. Sabi sa'yo nakakatawa. Witty yun. Nag-practice mo na. Binet-up kita, di ba? Pero ngayong buwan na to, ito yung pinaka talagang mabenta yung mga jersey. Opo, ngayon pong buwan na to kasi magsa-summer po. Maraming liga. Marami po nagpapagawa. Kahit po yung mga politician po. Meron bang yan, minimum kung ilang piraso o ilang pares yung kailangan gawin? Sa amin po, per team po. Per team. 12.
pataas. Ganun kasi ang isang team ng basketball. Lang kami sa team. Wala naman, pwede ka bang sumali ng liga nung tatlo. Pero kadalasan na talaga 12. Yung miss yung pang 13. Oo, ang galing nun na. Kasi sa isang order ang 12 agad. Opo. Ang galing. Magkano na ba yung isang pares ng jersey ngayon? Depende po sa design na ipapagawa nila. Design. Yung basic lang, pero isang set na, magkano? Meron po kaming 550 to 600 po yung pinakamababa. Isang pares na yun. Oh. Kailan naman yung pinaka, walang masyadong benta, walang masyadong tinatahi? Pasukan po. Pagpasukan. Opo. Busy po kasi yung mga estudyante nun. Pero yun lang talaga yung tinatahi ninyo. Apo. Uy, ah! Guys! First time ba? O talagang nangyari din last time si Christine at saka si Elsa Droga nung season 1. Pero respect din ba nung nagkaroon ng tie? Oo, respect din. Pag respect pala Respect. Grabe, pero kasi ito, ang galing ng talakan nilang dalawa. Totoo. Tama. Deserve and, nila. And we need those, eh. Oo. Diba? Tama. O yan. Pero syempre, kasama pa rin natin madang onliner si Kuya Randy. Kuya Randy. Opo. Pero bago yan, Kuya Randy, sabi ni No One Cares, hi, from YouTube. Nasa Canada ako. 12 a.m. na dito. Homework pa din yung ginagawa hanggang ngayon. Aww. Ay, ang haba naman ng homework. Pero, sabi naman ni Nonoy Tisoy sa YouTube, sinong walang jowa? Ako na lang. Kaso, mataba lang ako. Walang problema, basta huwag kang maarte sa pagkain. Totoo. Papatulang kita, ha? Wow. Yung mapag nagde-date kayo kahit saan lang. Kahit sa ano lang, karinderia, yes. Sa fishbowlan. Yan yung mga low maintenance, Eka. Kasi ang mahalaga doon naman yung kung paano kayo makitungo sa isa't isa. Yes. Yung quality. Lalingan, yung moment nyo together. Mahirap mang high maintenance na jowa. Oh, naka-stake nga kayo, wala naman kayong pinagkikwentuhan. Nakatulala lang kayo. Totoo din yun. Mas maganda yung tusok-tusok with the fishbowl. Pero maraming kwento. Kuya Randy, ikaw ba meron ka ng Valentine date? Oh, meron po sa asawa ko po. Wow! Tsaka po sa anak namin. Anak kala ko asawa ko tsaka dun sa girlfriend. Ayoy! Hindi pwede yun. Isa lang. Nag-isip siya. Yeah, may plans na ba kayo for Valentine's Day? Sa ngayon po, wala pa. Kasi nagpre-prepare po kami para po sa graduation ng anak ko. Syempre graduation muna, di ba? Graduation ng ano na ba to? Daycare pa lang po siya. Wow, moving up. Gano'n na kayo katagal na mag-asawa na po ba kayo? Live-in partner. Gano'n na po kayo katagal mag-live-in partner? Seven years. Seven. Kasi maaga po kasi ako nagkaroon ng maging naging ama. Ama. Second year college pa lang po ako, nagkaroon na po kami ng anak. Maaga kang Jumontot. Jumontot. Ganun din ako eh. Para si Nico. Jumonti. Ganun. Ilan taon ka na ba, Kuya Randy? 23 po. At 23 pa lang pala. Kaya ako matanda pa. Kumukuya tayo kay Randy. Pero paano yun? Paano mo paano ka naging responsible as a dad? Kasi during that time, nag-aaral pa kayo parehas. 18 years old siya noon. 18 po. 18. Paano? Kasi po nung time po na nasa college po ako, after ko po mag-school, pupunta po ako sa terminal sa may Batasan Hills. Nagda-drive po ako ng motor. Yun yung ginawa mo para magkatrabaho. Pambili po ng gatas, may pang-araw-araw na pangangailangan ng bata. Maaga man siya nagkaanak, hindi naman niya pinasalo sa iba o umasa. Totoo niya. Yan, anak, pinaka-importante. Pinanindigan. Correct. At saka hindi sabi, siguro ako dabang sa akin yan. Mga ganon. Huwag tatakbuhan. Meron kasing nagbe-baby na nasa tamang edad pero inaasa naman sa magulang. Oo. Hirap yun. Naku, may kilala ako. Ay! Naku, eto nga. Mamaya. Eto nga. Ano pa ba yung mga naging trabaho mo? Bukod sa paggagawa ng jersey. Dati po kasi ako security guard po. Pwede po sabihin po ano? Ng security guard? Ay, ng company? Company po. Ano bang ano? Bulong mo muna. Anong servisyo? Baka sogo yan eh. Isang hotel. Hotel na lang. Hotel. Isang hotel. Doon sa isang hotel po. Malaking hotel. Kilalang hotel yun. May mga baraha. Casino hotel. Ilang taon ko nagtrabaho bilang. Saglit lang po kasi ako doon kasi umipo ako ng probinsya para po tulungan po yung nanay ko. Kasi po, dinadialysis po siya ngayon. Dinadialysis po yung nanay ko. So ako po yung naghahatid sundo doon sa dialysis center twice a week po. So anong ginagawa mo that time? Anong pinagkakakitaan mo? Wala po. So sa family lang yung pera? Opo, paano? Sa family lang po talaga.
Para malinaw lang po, ano, bakit po nagda-dialysis si... May, na ano po kasi siya, grade 1 pa lang po kasi ako, mayroon na po siyang diabetes. A complication yun. Complication hindi ng diabetes. Hindi po sa kidney yun. Sa dami na po kasi na gamot niya naiinom. Ganun yun. Hindi na nagpa-function yung kidney niya. Dahil sa maintenance na kasi yan eh. Oh. Complication dala ng diabetes. Si Papa ganun yung nangyari sa kanya. Lola ko ganun din. Dialysis. Oo, dialysis. Tatanong ko pa yung dati, Lola, ba't ganyan? Yung dugo niya lalabas at papasok sa kabila. Nililinis ng machine yung blood kasi hindi na kaya ng kidney linisin. Maintenance na yun. At medyo mahal pala talaga. Mahal every week. Mahal ang dialysis. Mahal po talaga. Tapos, habang nanadialysis ka, hindi ka basta-basta pwedeng tanggalin or makauwi hanggat may ini-inject sa'yo. Tapos kailangan, kalmado ka kasi pag high blood ka pa nun sa isang oras na session, hindi ka makakaalis. Kasi po, bukod po yung binabayaran mo sa dialysis center, tsaka po yung pang-inject mo sa katawan. Diba? Magastos talaga siya. Sobra. Twice a week po siya, twice a week. So, tumutulong ka. Opo, kaya yun nga po, kaya po sumali po ako dito sa tawag ng tanghalan, baka po dito po yung kapalaro ko, matulungan ko ba yung correct! Nanayawa. You'll never know, kuya, di ba? Saka at first time ko lang po kasi sumali. Sa contest? Oh, no. Sa TV o sa pati sa TV po. Kasi po, no, first time ko lang po sumali sa barangay ng sing contest, sapilitan pa. Paano sapilitan? Hinihila ka lang ba? Opo, yung titulak-tulak ka ba? Pilit po kung ipinupush nung nanay ko na sumali. Oo, tsaka di ba kahit di ka manala, may consolation naman. Opo. Oo, so wala nang sulit pa rin yun. Pero po nung tayo sumali ako noon. Nanalo second, ka ba? Second po ako. Oh. Magkano na uwi mo? Diba? Ano po? 5,000. Uy, pwede na yun. Hindi mo naman mapupulot yun kung kakanta ka lang sa CR. Maiinis pa yung kakatok doon. Uy, lalabas. Pero after pa nito nasundan pa yung mga pagsali competitions mo. Hindi na po. Bakit mo hindi tinuloy? Ano po, focus po ako sa family ko. Ah. Oh, so paano mo napapractice yung ano mo, boses mo? Dati po kasi, nung bago po ako makapangasawa, kasi nakilala ko yung asawa ko sa choir. Nag-choir po ako dati, so doon ko rin po siya nakilala. Ilan taon na nga pala si Mrs.? Kasi 23 din po. Magka-edad sila. Nung debut niya, hindi namin alam, buntis na pala siya. Hala, umaitin roses ka lang. Ano pangalan ni baby? Ayessa Rachel Kate po. Ayessa. Hi, Ayessa. Hello. Baka nanonood si Ayessa. Huwag kang mag-alala, Kuya Randy. Alam mo, yung mga sumasali ng tawag tanghalan, manalo man sila o hindi, merong opportunity after sa yes. Oo. Oh, nga po. Mga booking. Correct. Kaya huwag kang mahihiya na mag-perform. Oh, para dire-diretso yan. Feeling ko kickstart. Minsan kasi, di ba, ganun lang kailangan natin gawin. Yung kahit isa lang, tapos dire-diretso na. Kamukha mo pa naman si Bruno Mars. Oh! Bruno Mars, eh, no? Bruno Mars! Marami nga po nagsasabi. Marami nagsasabi, oh. Diba? Naniwala. Kaulo yung mga yun. I have to say, ang ganda ng skin mo. Oo. Oh, skin tone. Makinis. Makinis siya. Don, huwag namang bunganga mo naman. Mas makinis ka pa kay Nico. Bunganga mo. Huwag masyadong madiin, Don. Alam mo, may filter yung mukha niyang beautify. Ang kinis kasi totoo. Totoo. Pero wala lang. Hey. Yan yung ano, maganda na yung kulay, maganda pa yung texture ng skin. Ay, magbe-baby uli. Susundan na yan. Natawa sila. Kinikilig, oh. Ay, nanonood daw siya ng Katenang Ginto, Luke, sabi niya sa akin. Ah, talaga? Salamat. Wow, nice. Gusto ko tuloy abutan. Pala siya dun. Ay, wag mo i-judge, wala pa sa storya yun. Ay, nakita ko na. Wala pa, di pa siya umaamin. Malay mo, hindi. Oo. Pero ito, nandito ka na sa tawag ng tanghalan. Ano bang pinaglalaban mo at sumali ka dito? Ang pinaglalaban ko lang po is yung doon niya po sa nanay ko, sa tate ko, at higit sa lahat yung sa anak ko po, sa future niya. Yun! Sa buong pamilya! Ano mamaya, Randy, salamat po. Thank you. O ito, may date na kaya siya sa Valentine's Day. Ang ating panatlong contender mula sa Mindanao na si Reynaldo Osorio. Kuya Hello, hi, Kuya Reynaldo. Hi, Reynaldo. Taga saan po kayo sa Mindanao? Sa Turin, sa Davao City po. Davao City. Taga dyan si Tom, Davao City. Baka alam ni Kuya Reynaldo kung para saan yung mga pulang ano. Kasi sa probinsya usually, di ba, maraming mga pulang ano. Kandila. Oh, nagsisindi ka ba ng gano'ng kapag Valentine? Paniniwala. Oh, hindi po, sir. Hindi po. Ahimik ang buhay daw yung sa idamay. Pero hindi, may date ka na ba ngayong darating Valentine's? Opo, sa asawa ko po. Ah, asawa. Ano pangalan ni wifey?
Diane Bustamante po. Ay, yung isa. Yung hindi niya alam. Yung hindi niya alam. Yung nakasave dun sa ikipad na cellphone. Ah, wala po. Ah, wala po. Pero pansin mo lumaki yung boses niya, di ba? Loyal po. Oh, wala ko, sir. Loyal. Siya sa iba ang faithful sa loyal, tandaan natin yan. May anak ka na ba, Uya? Bakit alam mo yun? May anak ka na ba? Opo. Ilan? Isa pa lang po. Panganay? Ilan yung panganay? Isa lang panganay. Confused din siya. Nine months po. Ay, wow! Baby. Bago pa lang. Newborn. Naku, fragile pa yun. Oh. Anong name ni baby? Zach Matthew po. Zach Matthew. Uy, pang mayaman. Pang naiya. Yung dinahanin, haharangin. Oo. Pero eto, ano ba pinagkakaabalahan mo sa ano sa Mindanao? Isa po kong acoustic singer po. Acoustic singer saan? Nagagig lang po kung kahit saan. Nagigig. Wala kang regular na pwesto? Wala po. Dati po may every Friday pa akong gig. Pero ngayon po, biglang nagsarado po kasing kwan. Yung bar? Bar po na pinatutugtugan ko po. Na pang Friday sana. Opo. So saan ka ngayon kapag Monday to Sunday? Saan ang gig? Kwan na lang po yung pag may mga mag-invite po sa akin. Mga birthday. Gaano ba kadalas yan sa isang linggo? Nakakailan ka? Tatlong beses, dalawa. That's not bad. Oh. Kuya Reynaldo, bago ka mag-isang acoustic singer, anong ginagawa mo? May baka bang work? Nagbabanda po. Lead guitarist po ako ng isang banda po. So ever since ikaw ay mang-aawit na at ma-musikero, opo. Wala kang ibang trabaho bukod sa pagiging ganyan mo? Nasubukan ko din pong pump-attendant po sa isang gasolinahan po. Uy, gasolinahan. Ilang taon ka sa ano pagpapump-attendant? Mga 3 years po. 3 years? Totoo ba kuya na yung minsan ibang gasolinahan may daya yung may ano tubig nila? Tubig daw. Oo, ganun ba? Meron ba? Naku, natawa siya. Naku, natawa. Parang totoo ah. Hindi naman namin natanungin kung ano company ka eh. Pero totoo yan, meron. Yung sa ibang gasolinan po siguro parang totoo po. Pero sa amin, parang wala po akong nakitang ganun po. Oo, kasi babalik ka pag inamin mo eh. Kasi alam mo kung bakit every time magpapagas ako. At naano ko lang kuya ha, di ba dalawang level yun? Isang parang normal, tapos yung isang mabilis. Yun eh. Lagi lang normal. Eh di ba ikaw kung business ka, gusto mo mas mabilis matapos para on next customer na. Pero di ko alam na intindihan, bakit yung mabagal lang na buga, na buga ng gasolina? Bakit daw ganun lang? Kung pwede naman daw mabilis dapat yung pagbuga. Oh. Bakit ang pagpindot yung mabagal lang? Baka may hanging kasama. Siguro po sa kwan sa pump po, sa dispenser po, baka may problema po mga ganun po. Ay, mga ganyan. Masyado naman akong judgment. Masyadong mystery. Masyado tumulo ako. Pero ito, sa nabanggit mo, nagtrabaho ka sa gasoline. May tinapos ka ba? Kon high school graduate lang po. Abali nung high school po ako, 4th year high school lang po. Mm-hmm. Tapos ipinagpatuloy ko na po yung pag-graduate ko po sa alternative learning system po sa wow! ALS. Ano yung kinuha mo? Nag-exam na lang po ako. Tapos yun, sa awan ng Diyos po, nakapasa po. Yay! Nakapasa. Oh, pwede yan ha. Kapag madlong onliners, pag hindi tayo, wala tayong budget pang college. Ano yun? Alternative learning system. Saan yan? Saan na pwede yan anuhin? Government ba nag-i-offer niyan? Opo. Ano, may magre-review ka rin ba dapat diyan bago mag-exam? Opo. Sino katulong mo mag-review? Kasi sabi mo, ano yan eh? Sa bahay mo ba yan aaralin? Ganyan? Bali, kwan po siya. Dalawang beses po sa isang linggo yung... Ah, pumapasok pa din. Oh, para siyang school. School pa din, pumapasok. Okay. Oo, na gano'n din kasi yung kapatid ko. Oh. Lalo na sa mga working students. Correct. Bagay yan. Correct. Tama. Pero napansin ko, kuya, parang may peklat ka dito. Saan mo nakuha? Pwede ba yun ikwento? Opo, kasi nung bata pa po ako, ma'am, may kalaro po ako noon. Oh. Nakapit bahay po. Mataas po yung hagdanan po. Bali, umakyat po ako kasi tinatawag po ako eh. Halika, laro tayo dito. Tapos, umakyat din ako eh. Hindi ko alam may aso dun sa... Ayan! Oo, oh, tapos. Tumalun yung aso. Kinalmot ako. Buti na lang po, hindi yung mata ko yung natamaan po. Pero bukod dyan, wala ka pa namang ibang sakit na naranasan sa buhay mo? Matahol ka ba minsan? Hindi. May na-experience ka ba sa buhay na mas medyo grabe pa dyan? Meron po. Ano? Ano yung nangyari? Kwentuhan mo kami. Yung parang kwan po eh, yung kulam po. Ha? Oh, di ba? Oh. Paano nasabing kulam? Ano bang naging sakit mo? Parang yung hangin po. Hangin para umakyat na daw sa ulo ko po yung hangin po. Nabaliw ka na, ganyan. Ano ba nangyari sa iyo para sinabi nila na nagkahangin ka? Sabi ng albularyo po sa akin
pag umakyat yan, mababaliw ka. Hello. Sabi sa akin. So nung kausap ni Albularo, nasaan pa lang yung hangin? E feel ko po talaga noon, parang nandito talaga po yung hangin sa batok ulo. Kasi mo. Pitik-pitik na po yung kuwan, yung ulo ko po. Paano niya nasabi, ba't kayo pumunta ng Albularyo? Ano bang ginagawa mo noon? Kasi kaya po ako napunta ng Albularyo po kasi kumonsulta po kasi doktor po. Nagpa-check up po ako. Ano naramdaman mo daw? Na halos hindi po ako makahinga, tas ngayon, ang sabi niya sa akin, normal lang daw. Normal. So walang normal. Nakita. Pero yung time na yun, grabe na po yung pakiramdam ko. Para na po mamamatay feeling. Naku, interesting yan. Pero Kuya Reynaldo, ituloy natin. Si Juliana ba ang nangkulam sa'yo? Hindi. Ano yung pinag-uusapan nyo kanina? Hindi po. Mangkukulam? Opo. Sabi mo kasi kanina, nagpunta ka ng doktor, tapos wala silang makitang findings dun sa sakit mo. Yes po. Tapos yun ba yung time kaya ka na pumunta sa Albularyo? Anong nangyari sunod? Nagpunta po ako ng Albularyo nun, tapos sinabi po nila na nakulam daw ako. Totoo? Bakit parang sama ng tingin nyo sa akin? Pero hindi ka ba nag-ano nun, yung pumunta sa ibang doktor para maghingi ng parang second opinion, ganun? Oo, second opinion, mga ganun. Hindi na. Talagang nag-focus nga lang sa Albularyo. Kasi naniwala din po kasi ako noon po kasi yung sinabi po ng Albularyo po sa Pangasinan, tapos nung pagdating ko po ng Davao, iisa lang po yung sinasabi po kasi kaya pinaniwalaan ko po talaga siya na. Parang totoo to po talaga. Okay. Anong nangyari sa'yo? Anong nararamdaman mo noon? Parang nalalani po palagi, tas mabilis po yung tibok ng puso ko po, ma'am. Pero walang mga sugat na, ano, hindi ka nagkasugat? Wala po, wala po. Yes. Kuya, pero Ronaldo, paano po kayo na-heal? Sa ano? Simula po nung nakilala ko po yung asawa ko, parang nabuhayan po ako ng pag-asa po. Parang buhay po. Nawala na bigla, no? Okay. Pero sa ngayon, ba kasama mo pa yung family mo? Like yung mama mo, yung tatay mo, ganun? Yung kuya ko lang po. Kuya? Bakit yung kuya mo lang? Bali yung broken family po kasi kami po. Sa Pangasinan po ako lumaki. Just napunta po ako ng Davao dahil po sa sakit ko. Kasi wala po kaming pampagamot noon sa Pangasinan po. Kaya kinuha po ako ng tita ko sa Davao, tapos doon na po ako na. So pwede ba namin walaman kung ano nangyari kung bakit kayo naging broken family? Or mga misunderstandings. Opo, sa pamilya. Mama at saka papa ko po. Ano yung mga trabaho ng mga magulang mo? Yung papa ko po is driver po. Tapos yung mama ko po is beautician po. Beautician? Sa parlor po. Ilan ba kayo magkakapatid? Bali, apat po. Apat? But yung isang kuya mo lang yung kasama mo ngayon? Bali, nandito po kasi sa Taguig po ngayon. Ah, dito siya nagtatrabaho? Opo, bali siya lang po yung isa dito po. Tsaka nung nalaman po yun na natawagan po ang tawag ng tangalan po eh. Sabi, sasamahan daw po niya ako sa loob. Wow! Swerte mo naman, may kapatid kang ganun. Pero yung dalawa mong kapatid pa, nasan sila? Yung isa po, nasa Davao, tas yung panganay po namin is nasa Dagupan City po, Pangasinan. May trabaho na din sila? May mga pamilya na po eh. May family na din. Pero syempre, dahil nandito ka na nga ngayon, di ba? Ano ba yung ipinaglalaban mo? Bakit ka sumali sa tawag ng tanghalan? Sumali po ako sa tawag ng tanghalan eh, para po mabigyan ko ng magandang kinabukasan po yung baby ko. Yes! Tama yun, di ba? Para sa baby mo. Go, 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 laban! Galingan mo, mamaya! Good luck, sa laban mo, Ari! Maraming salamat pala. Pero itatawagin natin ang ating defending champion, no other than si Jonas Oñate! What's up, Jonas? Third day. Nice to meet you. Hello guys! Kumusta naman ang weekend mo? Okay naman, feeling artista na. Wow! Did you have time to prepare? Hindi kasi ano, parang ganun na nga, feeling lang naman, maraming nagpapapicture. Oo naman, ganun talaga. Artista ka naman talaga. Kahit kapitbahay ko, nakilala na ako, nagpapapicture pa din. Ano ba sabi nila sa'yo? Oo, sabi nila, mas lalo ka palang maganda sa person. Mas maganda yun kesa sa... Mas maganda ka sa TV. Oo, mahirap yun. Kasi sa akin laging sinasabi yun, ang ganda mo sa TV. Ang payat mo sa TV. Ganun ba yung sinabi sa'yo, Julian? Oo. Bakit? Pero dati yun. Nung nanalo na ako, huy, mas maganda ka sa person. Bongga. Ano bang ginawa mo nung weekend? Or mga preparations. Itong week na to, pinaghandaan ko talaga. Actually, nung isang araw, gusto ko matulog na maaga, pero hindi dahil inaral ko yung song ko for this competition. Of course, marami po akong magpapasal. Pwede mo bumati? Sige, bumati ka. Pasalamatan ko lang po ang aking mga boss, lahat po kayo, especially Villa Lorenzo Resort sa Pulilan. Thank you so much
for giving me, binigyan po nila ako ng pambili po ng aking damit. Wow! Opo. Oh, nag-ipon, nag-ambag-ambag po sila. Sana pinabasbasan mo para miswerteng dala, di ba? Pinabasbasan ko din po. Correct, tama yan. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, binabati ko rin po ang aking mga kaibigan, kamag-anak, kapatid, pamangkin, dyan sa Kalbayog, Western Samar, Maupay nga kulub sa iyong atanay. Thank you for watching! Thank you. At last na po, yung mga taga San Simon, Pampanga. Uy, taga Pampanga. Oo, hello po, mga kaibigan ko rin yan. Thank you so much. Uy, kayo mga nanon, subscribe na kayo, ha? Oo. Jonas, balita namin, meron kang hidden talent. Tagong-tago po. Oo. Ano ba yun? At dahil sa galing mo ng ano, galing ng boses mo at ngala-ngala mo, ano po ba yung kaya mo pang gawin? Nakakagaya naman ako ng mga iba't ibang, like, yung mga ina-idolize ko, mga singers, like, sa Hollywood, tas local. Totoo. Mm-hmm. Pwede pa sample? Subok lang. Sino ba sa local mo? Sa local, kunwari si, ano, si... Papa Ogie Alcacer. Di ba Papa talaga? Ogie Alcacer. Sino pa? Si Jano Gibbs. Jano Gibbs. Si Jaya, nagaya ko na si Jaya. Richie. Hindi. Hindi na pang... Si Gary V pwede, Gary V. Gary V, nagtatry din po ako, pero... Martin Ivera. Martin Ivera, yes, of course. Sino po si Terry? Di ba yun? Sino pa? Martin Ivera, Gary V, Kyla. Kyla, yes. Kyla. Pero hindi ko kayang kulot-kulutan. Okay lang. Okay. Pero idol ko siya. Jessa yung unat Zaragoza. Jessa, yes. I like Jessa. Pero ganito ang challenge namin. Kakanta ka ng isang song gamit yung iba't ibang boses na yun. Ay, talaga po. Ano lang to? Katuwaan. Sige po. May sing part lang. Mamili ka. Kakanta ka ng isang song gamit ang mga iba't ibang boses nila o magpapalipad ka ng paniki galing dito? Hindi. Iba yun. Na, kakanta pa ako. Napanood mo ba yung sa Miss Q&A kanina? Opo. Diba? Ang galing kumagaya ng boses. Oo nga, pero... Sige. Try ko lang po, ah. Kanina mo gusto magsimula? Ano na lang, pangako sa'yo. Okay. Kaninong boses ang mauuna? Bahala po kayo kung alin po doon sa binanggit. Huwag pong iba, ha. Baka mamahitin ko kayo, hanit. Simulan mo sa boses mo. Sige po. Noon, akala ko ay ang wagas na pag-ibig. Please welcome Martin Rivera. At sa nobela lang matatagpuan. Please welcome Ogie Alcacid. Nang paniwalaan, Jano Gibbs. Ikaw pa ang hinihintay ko. Jessa Zaragoza. Pangarap ngayong kapiling ka, tayo'y siya. Siya? Hindi kaya. Kyla. Wala akong kulot eh. Okay na yun. Nahirapan ako. Dito naman yung kulot eh. Ito na lang. Nakamuha ko doon ang tahimik ko. Tapos may mga hand motions pa. Diba? Galing. Sana pinasok natin si Vina Morales. Oo, at saka Sharon Cuneta. Vina Morales siya. Oo, si Ate Shawi, maano mahangin mo siya. Yung ano yung salita. Ay... Ang kala ko. Kaya ni Juliana yan. Paso may amoy eh. Maliit na bagay sa akin yan. Sige nga. Okay na, Juliana. Parang mas makilala pa natin itong si Jonas. Unang Lord of the Ring. Unang photo para sa ating show and tell. Yes, show mo na yan. Oh! Maganda. Sino kasama mo dito? Yan yung inaanak ko and kumari ko. Nagpunta sila Christmas Eve yan, pero nagtrabaho ako. Tapos binigyan ko ng pamasko yung inaanak ko. Oh! Anong costume ba yan? Tinatanong ni Juliana, saan ka daw dyan? Ako siyempre yung ano. Hindi. Ako yung ano, yung magkikin. Okay. Sorry ah, kasi tinatanong sila kanina. So, you're gay? Yes po. Ano yung buti nakakaalaman tayo. Tama. Ikaw, Juliana. I'm a trans. Transition. Pag Pasko, meron ka rin ba trabaho? Opo, kasi sayang din naman. Minsan sa ibang, madalas nga, double ano eh. Double pay. Yes. Okay. Kaya sayang naman. Opo. Ano yung pinuntahan ka ng inaanak mo dyan? Sinugod ka ba dun sa ano? Yes, kasi yung kumari ko, singer din siya. Alam niyo yung mga gigs ko. Mm-hmm. Ilang inaanak mo ba yung pumunta dyan? Madami din, pero halos wala pang
mga kalahati siguro yung iba wala pa kasi nasa almost 40 na yung naanak ko. Ang dami ah. Ito, tingnan naman natin ang next photo mo. Next photo. Show mo na yan, next picture. Oh! Fresh! Ayan! Fresh ako dito! Parang I woke up like this, ganun. Ang kamukha ko na naman dyan si Tekla. Hindi naman. Siya sa kanya nagaling. Saan to? Ano naman po yan? Bali, birthday ng isang beshiwap ko sa Paumbong, Bulacan. In-invite niya ako. Dapat matutulog na ako dyan kasi katatapos ko lang mag-aral ng song. So sabi ko, hindi ako makatulog, punta na lang ako doon kasi birthday. Nakikain ako. Pero gwapo mo dito. Anong talaga ba? Anong gusto mong itawag sa'yo, gwapo or maganda? Maganda, siyempre. Charot! May naligaw na ba sa yung customer yung talagang lagi ka pinupuntahan tapos ipaparamdam? Super bet ka? Meron, pero hindi yung bet. Bet nila yung wallet ko. Charot! Iba wala yung gusto. Oo, kasi yung wala account mo. Hindi nila alam, wala naman laman yung wallet ko. Oo. Akala nila marami akong boyfriend, pero wala. Pero ngayon may laman na. Meron na, siyempre. Tara! Trinoma tayo. Bilis ka usap ah. Oo. Ang iyong next photo. Show na yan. Ayala, mas oh maganda ako. Ano to, Christmas party? Hindi, New Year's Eve. New Year's Eve. Halloween! Nakakatakot makita ka na New Year's Eve ganyan yung itsura sa lubong sa'yo. Lalo na kung Pasko. Nakakatakot yung ang dami na takot sa akin dyan. Parang puyat ka lang. Pero fairness, ang galing yung makeup. Parang hindi ka lang natulog na isang araw dyan. Ikaw lang ba nag-makeup? Yes, ako lang. Ang galing. Oo, in-order ko pa sa online yung costume. Bakit ang effort mo para sa kasi mahilig ako sa makeup talaga. May question lang ako. Bakit umorder ka pa ng costume online? Ano ba, may premyo? Kaya may premyo, yes. Nanalo kami ng 5K. Ikaw ang nanalo? Opo, dalawa kami, nag-take 2-5 kami. Ah, bongga naman pala. Kayo yung ba kasama mo may nanalo din? Oo, hindi. Iba pa yung isa ate lang yan, yung kasama ko sa trabaho sa banda. Oo, mabait yan. Yung isang kasama ko, hindi ko siya dyan kasama. Anong costume niya? Ang costume niya si yung exorcism ba? Ano pangalan nun? Si Emily yes, Rose? Yung may kulay green. Yung kulay green. Emily, yes. Kulay green. Oo. Kaya nanalo kami pareho. Ang galing. O ito, bago natin tingnan yung next photo natin, may sinasabi si Sha A sa YouTube. Jonas, Bex ka pala kasi pag kumanta ka, lalaking lalaki. Ano masasabi mo sa sinabi niya? Opo, Bex po ako, pero lalaki po talaga yung boses ko. Pero kaya mo magbabaing boses? Mga medyo mabababa lang. Kinakanta ko yung Carpenters, mga ganun. Yung Killing Me Softly, yung mga ganun lang. Tapos yung isa pa yung, yung kanta ni Andra Day. Maganda rin yun. Andra Day. Oo. Ayan, good luck, Jonas! Thank you so much, Jonas! Thank you sa inyo, mga bebe ko. Maraming salamat. It's always nice to have you. Yes, wish me luck. Sana mapalating ko. Salamat po. Thank you po. Hi, Kapamilya! Subscribe to ABS-CBN, its Showtime YouTube channel, and click the bell button for more updates.